another week, another cooking vlog na naman po tayo, guys. Ayan, so ngayon, syempre may babatiin na naman tayo dahil napakarami kong kamag-anak na ang birthday is November. So, belated happy birthday sa aking dalawang sisters. Ayan, so happy birthday kay Ate Karen and kay Mai. Paki-subscribe na rin ang aking kapatid sa kanyang YouTube channel. Ayan, so share ko na rin, guys, no, nakaka-good mood kasi ang araw na to dahil nag-i-improve na po yung ating YouTube channel. Ayan, so yung in-upload natin ng blueberry cheesecake. Yung in-upload natin ng blueberry cheese muffins ay naka-gain na po ng 145 views in just 4 days. So, ang saya kasi umabot siya ng ganun views. And first time na umabot sa ganun karaming views yung ating upload. So, ayan. So, thank you very much po mga katambay sa kasino. Yeah, so, syempre, e-effortan pa natin yung ating mga videos para mas marami pa yung mahikayat na manood nito. Yeah. So, for today's vlog is gagawa ulit tayo ng panibagong snack. Snack or dessert. Pwede siguro yun. Ito kasi yung favorite ko laging binibili sa isang bake shop. So, ang iluluto natin ngayon is coconut macaroons. Very easy lang siya, guys. So, na-try natin siyang lutuin. Actually, first time ko rin siyang lutuin. So, titignan natin kung ano yung magiging result mamaya. Ayan, so, bago ko pala simulan yung ating video, please follow po our Facebook page na Ika Cocinera and don't forget to subscribe to our channel. Ayan, so, simulan na natin! Ipapakita ko muna yung mga ingredients na ating gagamitin. So, first, kakailanganin natin ng 1/2 cup flour, 1/3 cup plus 2 tablespoons of sugar, 2 cups of desiccated coconut. So, ito pala yung ginamit ko. Ayan. Kakailanganin din natin ng 1/2 teaspoon of baking powder, 1/3 cup softened butter, 1.5 cup of condensed milk. So, para madali, kasi talaga naghirap pa ako kanina nang nagsukat. Dalawang ganito siya. Ganyan. Dalawang 168 ml of condensed milk. Kakailanganin din natin ng vanilla extract. And kakailanganin natin ng 2 eggs. So, yun lang guys yung ingredients. So, tara, simulan na natin. Yeah, so first, kunin po natin yung ating desiccated coconut. And ilagay natin yung ating flour. Then, tsaka natin ilagay yung ating baking powder. Ayan. So, kapag okay na, set aside natin siya. And let's get another bowl. So, sa bowl na to, ilagay natin yung ating melt softened butter. And ilagay natin yung ating sugar. After nyan, lalagay natin yung ating egg. Pero one at a time po siya, guys. Next, ilagay naman natin yung ating condensed milk. And maglalagay tayo ng 1 teaspoon of vanilla extract. Uy! Nahuli sa camera. Ayan, so okay na. Balik tayo dito sa ating dry ingredients dahil may nakalimutan ako. Oh no! Nakalimutan nating lagyan ng pinch of salt. So kapag okay na, ilalagay na natin yung ating dry ingredients sa ating wet ingredients. Guys, i-transfer na natin siya sa ating molder. Ayan, so ang next step po, after nating ma-transfer sa ating mga molder, yung ating macaron mixture, i-steam na po natin siya, guys. So, kapag kumukulo na po yung tubig sa ating steamer, dun lang natin ilalagay yung ating molder.
course, dapat nasa very low yung ating heat. So, babalikan natin to ng mga 20 minutes. A few inches later. Yeah, so, i-check na po natin, guys. Okay na! Hahanguin na po natin. Guys, titikman na po natin ang ating macaroon. Ano yun? Michael Jackson? Okay. So, actually, maaamoy niyo yung ano niya, aroma. Umoy kong girls. Titikman na. Wait, titikman na. Ano ko rin ako? Test nga eh. Uy, take off! Take off! Cheers muna, anyamon! Cheers! Malambot siya? Kasi, hindi mo i-expect na malambot kasi. Kapag iniwan niyo siyang ganyan, masarap daw niya, guys. Actually, masarap siya. Ang kinaibahan lang niya sa macaroons dun sa Goldilocks, masyado siyang malaki. Kasi yung macaroons nila is as in bite size eh, diba? Yung macaroons nila matigas sa labas. Oo. Kasi oven, ano kasi siya, bake siya. Ito is steam lang. Masarap, guys. Gusto ko talaga ng macarons kasi yung texture nung yung. And dito is ma-feel mo pa rin yung texture ng yung. Sarap. Malalaki nga lang. It's not what I expected kasi. Sa pa lang, gusto pa nga. Yeah. Dapat ito may kasamang kape. Try, guys. Kasi inisip ko kanina kulang yung butter. Dahil ang hirap sa kanin ng 1/3 cup na softened butter lang. O nga pala! Itong recipe na ito ay kinuha ko sa Yummy Kitchen. O yan. Dito rin ako minsan kumukuha ng recipe na pang ulam, ganyan. I'm an avid fan. Wow! Meron ka bang gustong batiin? Binabati nga pala niya yung mga... Ay, bakit kasi ikaw ang babati? Yeah, so thank you very much po for watching this video. So don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Pati na rin po sa ating Facebook page na ikaw si Nera. Pa-follow na rin po, guys. So yun lang, abang-abang na lang sa mga susunod na videos. Bye!